tayo sa daddy mo. Ako bahala dito ah. Mama naman, nakita niyo na nga po na nakanguso na po yung kotse niyo. Eh bakit tinuloy niyo pa rin? Eh miss, kayo nga itong wala sa lugar eh. Alanganin yung pasok niyo eh. Ano alanganin? Aba, alam niyo po, malakas lang po ang loob ninyo dahil babae ho nagmamaneho. Paano na ngayon yan? Aba, ano pa paano? Eh kasalanan niyo po yan eh. Sa akin, sisingilin yung sira nito. Lugi ako. Mamang driver po. Eh ako po, eh naabala din dito. Kaya huwag niyo po dadahilan sa akin yung mga yan. Ako, tigilan niyo na nga po ako dyan, ha? Excuse me. Pwedeng pakitabi kasi parang makadaan na ako, miss. Abay, bakit ako? Ayan, pagsabihan mo yung driver na yan, dahil siyang may kasalanan, hindi ako. Ako pa ngayon. Boss, pakitabi lang kasi naabala ako. Maatraso ako sa trabaho. Ako din, ha? Late na ako. Pwede ba pakitanggal niyo na po yung taxi niyo dito? At late na ako. Gusto ko na akong umalis. Teka, miss, di ba ang insurance niyo comprehensive? So, di walang problema. Ano? Basta ganun na lang. Alam mo, dapat yung mga reckless driver na katulad niyan, tinuturuan niya ng leksyon, ano? Miss, pakiusap naman. Pakitabi ng auto niyo para makadaan na ako at yung mga ibang tao hindi maabala. Wala ka talaga ng pang-antipatiko! Ay, mama, pakitanggalin na ko yung taxi niyo dito! Ano nga ito, may kasalanan ako pang... Pero well, Alan, I guess we have a deal. And if everything goes well as we have projected, maybe we can roll to another venture and gain more profit. I hope so. Oh, yes. So let's drink before dinner. And probably, I'll invite you again next time with your wife. Para naman makilala ko yung... woman, your woman behind your success. Alam mo, Nick, I'm sorry to disappoint you, kaya lang. I'm not married. What? That's surprising. Considering you're a good catch. Well, yung nga sinasabi nila eh. But I guess I haven't found the right woman yet. Kung may darating. Kung wala, di, I'm destined to become a very lonely man. Pa? Ma? Alan, dinner is ready. Oh, ready na pala. Ma, pakitawag mo sandali si Pinky. Dad, I'm here. Oh, Pinky, come here, Inga. Ah. Well, this is my precious little princess. Yeah, I want you to meet Alan. You know, I think we've met. Oh, hi. I think nung the other day, remember yung nabangga yung kotse ko sa taxi? Oh, yeah, I remember now. Yeah. Well, this is my pride and joy. Pinky. Thank you.
ito. Siyempre naman, Daddy, bias ka. Di siyempre, sasabihin mo maganda dahil anak mo ko. Alam mo naman, diehard ako sa'yo eh. Iba na lang ang tanungin mo, huwag ako. Dapat nga siguro. Si ano kaya, Mr. Sino nga yung dad yung ano, yung pumunta dito nung isang araw? Si Mr. Si Alan. Ayun. Yung bagong ka-venture ko. Mm-mm. Matagal mo na ba siyang kakilala? Well, almost a year. Through our common investors. Pero ngayon lang kami magkakatrabaho directly. Bakit? Bakit? Ay, well, wala naman ho. Nagtatanong lang ho. Kasi parang ang galing-galing ko niya eh. Magaling talaga yun. At saka very straight siya makipag-deal. Kaya nga pumayag ako sa proposals niya. Mm-hmm. Siguro, Daddy, yung ganda-ganda ng bahay niya, no? Kasi diba architect siya? Oo. Oh. Pero yung bahay niya, hindi ko pa nakikita. Madalas nga niya akong iniimbit eh. Gusto nga niya, isama ko, pati ikaw, saka mami mo. Ah, para magkakilala yung mami ko at saka yung asawa niya. Ganon. Diba usually ganon naman yung business partners? He's not yet married. Ano? Ang ibig mo sabihin, binata pa siya? As in, baka wala pa siyang girlfriend, ganon? Wala naman siyang na-mention sa akin. So, ang ibig palang sabihin nun, binata pa siya. Pero maganda talaga lang. Good evening po, sir. Hey. Good evening. Pinky, good evening. Oh, bali kayo, hapo ka. May iwan ko muna kayo, ha? Po, thank you po. Pinky, I got this for you. Parang tuyot na. Oo nga, no? Please, meron ko sasabihin sa'yo. Pero ha? Top secret lang natin ito. Oh, sige, sige. Promise ano mo, hindi mo sasabihin kahit ito. Oh, promise talaga. Ano yun? Sige. Ano ka dito? You know, I think I found the my blister right. Talaga? Oh, eh, sino? Baka mamaya sabihin mo, madulas ko eh. Ito naman, nakakainis ka naman. Hindi ko sasabihin, promise talaga. O sige. First, i-describe ko muna siya. O sige. He's an architect, kaya, kumbaga parang nagugustuhan niya yung mga drawings ko, yung interests ko. Tapos nun, he's very charming, gentleman, owns a house, meron siyang stable job. Tapos noon, very mature. Talagang perfect talaga. Mr. Right talaga. Mukhang Mr. Right na nga talaga. Talagang perfect nga yata yan ah. Teka, baka may kapatid yan eh. Andito ako. Ibalato mo na lang sa akin. Alam mo naman, I'm still available. Teka, tama na yung kabibuild up. Sino ba yun? Siya si Alan. Siya yung business associate ng daddy ko. Huh? Business associate? Oo. Gano'n naman yata katanda yan. Uy, hindi naman masyadong matanda. Konti lang. Konti? Konti. Oo. Mga gano'ng kakonti yan, ha? Mga 35 years old. Ha? Oo, hindi na konti yun. Matanda na talaga yun para sa'yo. Sobra ka naman. Alam mo, talagang, nako, naiingit ka lang kaya ka ganyan, okay? Ay, nako, bahala ka. Kung yun ang mga type mo. Ay, sandali. Uy! Hi! My dad? He's not here eh. Oo, can I help you? Baka importante mo siyang makausap. Ganon. Wait, Alan. Pwede pa humingi ng favor sa'yo? Pwede ka ba maging ang parang guest speaker namin sa career orientation seminar? This coming Saturday. Talaga? Wait, super thank you talaga. Thank you very, very much talaga. Totoo ba yan? As in, promise mo talaga sa akin? Talaga? O sige, aasahan ko ah. Okay, thanks ah. Bye-bye.
Oh, Grace! Magkita kami this coming Saturday. So excited talaga. Excited. Kasi bagay na bagay kami. O sige, huminahan ka. Ay, nako. Pag nakita mo talaga siya, as in super much, talaga okay kami. Oh, bahala ka nga. Okay, sure. Salamat, ah. Ako nga dapat magpasalamat sa'yo, eh. Hindi. Ako nga itong naistorbo ko, eh. Pero alam mo, effective speaker ka talaga. Ang galing-galing mo. Pwede ka maging teacher. Alam ba kanina habang nagsasalita ka? All eyes and ears na sa'yo. Inspired lang siguro magsalita sa mga estudyanteng enthusiastic tsaka eager. You know, I had a nice time. It's been a long time na I had a nice time too. I don't think you'd probably believe it. Pero, I'm not an outgoing guy. Wala akong barkada. Wala akong girlfriend, lalong-lalo na. At yung kapatid ko nasa abroad. So, lahat na nakakasama ko, work-related. And I've forgotten how to be happy and to have fun. Alika, gusto mo mag-ano muna tayo? Mag-dessert or mag-coffee? Hindi, wag na. Baka malate ka at maagang pasok mo bukas. At kung malate ka naman, baka magmamadali ka na naman at may makita kang driver at away mo na naman. Ay, nako. Nangyari na yan. Tama na. Nangyari na yan. I think I have to go. Maghintay yata ang boyfriend mo. Hindi ko boyfriend yan. Alika, gusto mo hatid na kita? Hindi na. Okay lang. Sige. Alan? Gusto ko lang ulit mong pasalamat. Thank you lang ulit. Oh, yeah. You're welcome. You're most welcome. Okay, good night. Alan? Yeah, thank you. I just wanna say, I really had a great time. Talaga, totoo yun. Yeah, ako rin. Alan? Yeah? Pwede kayang, baka, you know, pwedeng... Oh, yeah, sure. I'll give you a call, and then we'll go out. Talaga? Watch an exhibit or something. Okay, thanks. Okay. Okay. Good night. Good night. Bye. 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 Kumusta na yung career orientation seminar mo? Okay naman. Okay. Successful siya. Kwento ko naman kung ano nangyari. Medyo kasi... pagod na ako eh. So kung pwede lang, if you wouldn't mind kung ano... Can we just go out tomorrow na lang? Kasi ang dami ko pang gagawin ng mga drawings eh. Kailangan ko na talagang tapusin yun eh. Dadalaw na lang ako bukas. Please. Sige, pero kung natutulog pa ako, huwag mo na lang muna akong pagising eh, kung pwede. Sige. Night. Pinky, after we graduate this year,
ilang years bago gusto mong mag-get married tayo? Ano? Get married? Bakit? Eh, di ba mas logic na pag-usapan natin ngayon ang goals at timetable natin? Look, wala pa sa isip kong pag-aasawa, ha? At saka marami pa akong gusto gawin. Alam ko yan, pero eh, di ba mas maganda na nakaplano na lahat habang unti-unti na-realize natin ang dreams natin? And let's say, within 5 years time, siguro sobrang-sobrang naiipon natin. Pwede na tayo bumili ng bahay o lupa. Pwede para... ba? Huwag kang masyadong maging presumptuous. Ayoko na inuunahan ako eh. Hindi naman kita inuunahan. Pinky, mas na-inspire ko sa trabaho o negosyo kung may end goal tayong tina-target. Look, let me remind you ha, na hindi pa nga tayo committed to each other eh, okay? Look, let's be realistic. Ako, siguradong-sigurado na ako na ikaw maging lifetime partner ko. Besides, we've been going steady for more than 1 year. Steady dates lang, pero hindi tayo mag-steady, okay? It's just a matter of time. Tsaka hindi ka naman tumatanggap ng mga ibang suitors o dates, di ba? That's what you think. Pinky. Pinky, huwag kang ganyan. Baka bigla lumabas ang daddy mo. Alam mo, yung daddy ko kasi, nasa telepono mo. Alam mo, siya nga mismo nagsabi sa akin na lumabas ako para entertaining kita. Kaya lang ginagawa ko, sumusunod lang naman ako sa utos niya. Don't take this lightly, Pinky. Hindi mo alam kung gaano kaseryoso yung sitwasyon natin. Alam mo, aware naman ako dyan eh. Kaso lang, kasi naaaliw ako sa'yo, masyado kang uptight. Kaya nga, naku, in love ako talaga sa'yo. Pinky? Yes? Ay, tika muna, may tatanong pala ako sa'yo. Are we going out tomorrow? Pinky, hindi ko alam, okay? Hindi ko alam. O sige, pag hindi ka magsasabi ng oh, I'll start kissing and embracing in front of him. Please, Pink. please. Pink! Please, o sige, tawagan mo ako mamayang gabi, okay? Promise? Promise muna. Andiyan. Partner! Sorry ah, may importanteng tawag lang ako sa opisina eh. Ah, okay lang ho. Maaga pa naman eh. Let's go. Okay. Hey, bye, Dad. Bye. Take care. Baka makita tayo eh. Sige. Ingat. Pinky, mali itong ginagawa natin. Parang tinatridol ko ang parents mo. Kaya ang suggestion ko, gamitin mo earth colors para maganda, mag-blend sa furniture. Masyado mong inaabalan, Tito Alan mo ah. Alan, pasensya ka na, ha? Oo, okay na ako. Tito, ano ka naman? Ano ka nang tawa? Imagine mo, Tito ka na. Tito daw ta. Tito, ha? Tito, tika muna. Eh, ba't naman ako makukonsensya? Bakit naman tayo makukonsensya? Eh, samantala, single naman tayo, saka hindi naman kasalanan ng ma-inlove, eh. Unless hindi mo ako mahal. Pinky, mahal kita. Mahal ang cost nito, kaya isipin mo parate yung budget consideration nito. Akala mo ba sabi mo sa akin, you've never been happier? Alam mo, ako din. Look, okay, kahit anong mangyari, okay, I love you. So, kung hindi man tayo matanggap ng parents ko, eh di maglalayas na lang tayo. O kaya, basta kahit saan tayo magpunta, basta gusto ko magkasama tayong dalawa, okay? I'll go with you. Kahit saan. I'm honored na minamahal mo ako. Kaya lang, hindi mo ako masisi.
parang bantay sa lakay ako, lalo sa daddy mo. Ano na sasabihin niya? Eh, siyempre, kahit paano naman, siguro naman matutuwa yun, ano? Dahil siyempre, mahal mo ko. And I will end up with someone that he respects at saka talagang kakilala. Diba? Business partner yun, eh. Wala iba tong sa atin. Personal to, eh. Ay, naku. Ikaw na... Partner! Ay! Ayos ba? Yeah, okay. Partner, baka naman pwede mo. Pagkatapos mo turuan yung anak ko, eh. Dahil naman dalawang mag-usap. Oh, yeah, sure. Oh, nga pala, you should consider the personality of your client. Ah, okay. Meron ako i-clarify sa'yo kung gusto sa sketch mo pa. Oh, yeah, sure. Okay. Oo, minum ko nga. Thanks a lot. Okay. Bye, Dad. Bye, mo kayo, ha? Okay, thank you. Naka-plastic mo, alam niyo. Plastic ka? Hindi. Kinakabahan ako. Paano, partner? Maraming salamat na lang uli. Wala yun. Alam mo, magaling naman si Pinky eh. I only made minor suggestions. Oo nga. Pero gusto kong malaman mo na na-appreciate ko mga tulong mo. I can see that Pinky is so fond of you. Maraming salamat sa mga naitulong mo. Walang anuman yung partner. Maybe hindi mo naiisip. Pero talagang malaking pasasalamat ko. Kahit mga konting bagay, that could make my only daughter happy. Lahat naman gagawin ko para lumigaya ang anak ko. Minsan nga, naiisip ko, ako baka biglang mag-asawa si Pinky, baka maiisip niyo mag-asawa. She's my inspiration. What keeps me going? Sige, I'll go ahead. Yeah. Thank you, ah. Pinky, may problema ka ba? Eh, bakit parang ang tamlay-tamlay mo? Sinabi nang wala eh. Bakit pang kulit-kulit mo? Bakit ka parang pinagpipilitan mo na dapat meron akong problema? Eh, sinabi ko nga sa'yo, wala nga akong problema. Look, you don't have to yell, okay? Concerned lang ako. Well, take your concern somewhere else. Pinky, napapansin ko kapag ako'y palaging kausap mo, parati kang busy o parati kang natutulog, parati kang may sakit, what's the real score? Alam mo naman kasi ko ng feelings ko para sa'yo eh. Yes, and we had an understanding na bibigyan pa natin ng konting panahon ang ating sarili. Pero, he never gave our relationship a chance to grow. Eh dapat kasi hindi na binibigyan ng chance, ano? Eh baka na naman eh, in love ka na dun sa ini-illusion mo. Maybe you don't know that our parents already have set up our marriage. At saka, hindi naman ako tanga, no? I mean, I've seen you with Alan. And I know you have some strange illusions about this guy. Eh ano ba pinagsasabi mo dyan? Alam mo, napakalalim kasi na imagination mo. Pinky, I'm warning you. I'm not about to lose you to some old guy. Look, I know you have some crazy intentions for him. But let me warn you. Pag hindi mo to tinigil, hanggang sa mapipilit ako magsumbong sa parents mo. Importante sasabihin mo. May problema kasi. May nangyari ba sa daddy mo? Wala. Si Vic. Kasi natutunugan na niya tayo eh. Tinatakot niya ako na magsusumbong daw siya kay daddy. Yan ang kinakabahan ko eh.
Ano sabi ni Vic? Umamin ka ba? Hindi. Pero, kung hindi daw ako titigil, mapipilitan daw siya. Siguro, kailangan ihinto na natin to. Maraming magugulo eh. Maraming masasaktan. Ano? Basta na lang ganun? Eh, para ka nagtatapon ng basura niyan eh. Iniisip mo kung sabihin ng ibang tao. Pero ako, hindi ba importante sa'yo kung anong nararamdaman ko? Pinky, be realistic. Walang pupunta maganda tong relasyon natin. Eh, talagang wala! Eh, lalo kung ganyan ang attitude mo! Ayokong masasaktan ka. Siguro, mas magiging matahimik, maganda at masayang buhay mo. Kung kay Vic ka. After all, mahal na mahal ka niya. Ang dami-dami pang sinasabi eh. Eh, bakit di mo na talaga diretsuhin sa akin, sabihin mo sa akin talagang hindi mo ako mahal? Sorry ah. Akala ko kasi, our relationship was worth fighting for. Sorry rin kung ang daming-daming panahon na naaksaya. Hayaan mo, hindi na kita istorbahin uli. Pinky, sandali lang. Please be reasonable. Hindi mo naiintindihan ang point ko eh. Ano ba point mo? Alam mo ha, talagang hindi ko maiintindihan. Pero hindi naman logical eh. Lagi mo sinasabi sa akin na mahal mo ko. O pagkatapos ngayon, unang trial pa lang, konting pressure pa lang, nag-give up ka na. Tapos ngayon, gusto mong paintindi sa akin yan? Baka naman meron ka pang inang ibang alam na joke. Baka naman sabihin sa'yo para di siya masaya tayo, di ba? Baka meron ka pang ilang alam na ibang joke. Meron. Ah, alam mo pa yung joke pa lang lahat ito eh. All systems go. Ah, alam ko niyo. Magiging problema na lang natin kung sakali. Baka hindi tayo tagulan. Ah, yeah. Meron akong 1 month allowance for the rainy season. So kung magkakaroon tayo ng aberya sa construction, I'm going to go to the restroom. Bakit? Sarado pito, baka may tao eh. Eh bukas naman eh. Ano problema mo? Wala! Ikaw ang may problema. You're being very childish. Napaka-obvious mo. Akala mo magseselos ako doon sa boyfriend mo, Totoy? Hoya! Kahit Totoy yun, at least kaya niya akong panindigan. Pinky, basang-basa kita, okay? Ginagamit mo lang si Vic. Kawawa naman, baka masaktan. Tigilan mo na yan. Napaka-cheap mong tingnan. Eh, ano nagpakailan mo sa akin? Look, hindi mo ba pwedeng, hindi mo ba naisip na baka mahal ko din yung Vic na yan? Pwede ba ako na akong pakailaman? Mahal. Ako ang mahal mo. Noon yun! Tumigil ka na, ha? Tumigil ka na, Pinky. Bukas, mag-uusap tayo. Eh, bakit pa? Kasi nga, mahal kita. Ngayon ko lang ni-realize na kailangan kita. Hindi ako sanay na wala ka, Pinky. Thank you.
na nga ba eh. Pakipot ka lang. Alam ko naman talagang mahal mo ko eh. Pinapahirapan mo lang yung sarili mo. I've always loved you, and you know that. Kaya lang ayoko ng complications. Lalo sa parents mo. Okay. Maganda ang pakita ng daddy mo sa akin. Let me handle my parents, okay? Pinky, hindi ganun kadali yun. Hindi ito laro. Alam ko yun, okay? Pero ang reality, mahal natin yung isa't isa at hindi natin kaya mabuhay na hindi tayo magkasama. Maging realistic din tayo. Alam mo, nagkukunwari tayong walang depresya itong agot ng edad natin eh. Mas magiging maligaya ka sa lalaking kasing edad mo. Akala ko ba, ang importante lang dito, mahal natin yung isa't isa, yun na. Anong sasabihin ng parents mo, ng mga kaibigan mo? Pagtatawa ng kanila, naisip mo ba yun? For once, please stop your romantic fantasies. Harapin mo ang katotohanan. Wala na akong romantic fantasies. Natanggap ko na kung ano yung katotohanan. Okay, pwede ba? Please lang. Huwag mo na ako i-analyze. Baka naman ikaw lang ito natatakot tumarap sa reality. Kaya pinapasa mo sa akin kung ano yung nararamdaman mo. Baka naman akala mo yung mga sinasabi ko sa'yo hindi ko iniisip. Naisip ko na lahat yan. Alam kong mahirap. Alam kong maraming masasaktan. Pero kahit paikot-ikuti mo man ang buong mundo, ito pa rin na maging desisyon ko. Kahit anong mangyari, mamahalin pa rin kita. I love you. But... Please. No buts, okay? Kung talagang mahal natin ang isa't isa, we just have to make this work. O paano ang parents mo? Magtanong tayo. Ewan ko, bahala na. Pero no way na talagang matatanggap to ng parents ko itong relationship natin. Kaya kung talagang sure tayo sa mga nararamdaman natin, we just have to go for it. Ayoko pang mapipigilan pa tayo ng parents ko. Alam ko na masasaktan sila, pero I hope and I pray na mapapatawad nila tayo at saka matatanggap nila itong relationship natin. I'll try to make you happy. Very, very happy. Basta't mahal mo ko, maging maligaya. Tumawag na ako, pero wala namang reported na aksidente. Grace, hindi ba kayo magkasama? Ang alam ko, meron kayong pupunta ng exhibit eh. Pagkatapos, dun matutulog sa inyo. Anong exhibit yun? Ewan ko, basta exhibit! Hindi ho mangyayari yun kasi ho, talagang dalawang linggo na po kami dinag-uusap at nakikita. Hindi po. Tumawag ka na sa istasyon ng pulis! Tumawag na ako sa pulis! Pero hindi sila nagre-responde unless na 24 to 48 hours na nawawala. Ang sabi nga ng mga pulis eh, baka raw nagtanan yung anak natin. Kaya nga tumawag kay Vic eh, wala rin alam. Grace, meron ka bang alam na hindi mo sinasabi? May tinatago ba si Pinky sa amin? Grace, sabihin mo na. Hindi ako magagalit. Nag-aalala lang kami, baka may nangyari sa kanya. Si Alan po eh. Sino Alan? Yung business partner niyo ho. Ano? Paano nasangkot si Alan? Kasi ho, boyfriend ho siya ni Pinky eh. Kilala mo ba kung sino si Alan? Opo, madalas po siya kwento sa akin ni Pinky at nagkakilala na rin po kami eh. At tunayan nga po, lagi po sila magkasama eh.
Pinagbabawalan ko po si Pinky. Kaya lang ayaw niya po talagang maniwala sa akin. Eh, hindi ko na po alam kung ang status ng relationship nila dahil hindi na po siya nagkukwento sa akin eh. Nick, tawagan mo si Alan. Grace, sigurado ka ba? Kano'ng katagal nang nangyayari ito? What happened? Nasaan po si Pinky? Nawawala si Pinky, kaya nga ako tumawag sa'yo eh. Grace, saan kaya sila nagpunta? Pasensya na ho kayo, talagang hindi ko po alam eh. Hindi ko kasi seryoso yung sinabi niya sa akin noon na gusto niya hong magtanan. Ang narinig ko lang sa kanya, talagang disidido po siya. Akala ko naman ho, laro-laro lang o crush lang po yun eh. Hindi ko talaga akalain na mahahantong sa ganito. What? Si Daddy. Masana maintindihan niyo po ako. Dad? Isa lang ang gusto kong malaman. Pinuwersa ka ba niya? Dad, hindi. Dad, mahal ko si Alan. Idea ko po yung magtanan kami. Dad, I'm sorry po kung nasaktan ko po kayo. Pero sana maintindihan niyo ako, mahal ko po siya. Saan ako nagkulang? Nagkamali ba ako na pagpapalaki sa'yo? Niloko mo ako, Pinky. Dad, I'm sorry. Nick. I want to marry your daughter. Kapal ng mukha mo! Hindi ka na nahiya! Halos anak mo na lang si Pinky, ha? Halos anak mo na lang! Hayop ka. Wala akong alam na atraso ko sa'yo! Daddy, tama na, please! Nakilusto ko rin naman ito eh. Mahal ko siya. Hindi mo naman sinasabi mo! Pinagsamag ka lahan ito ang tiwala mo. Nakikita mo ba yan? Make me sick! Dad! Dad, tama na! Daddy! Daddy! Daddy, tama na! Daddy, tama na! Hindi ako mapaisa ko kong ito! Daddy! Daddy, tama na nakapag-design na ako, Daddy! I'm safe with Alan! Daddy, please, tama na! Hindi na. Wala naman akong gana eh. Sakit pa ba yung likod mo? Dentro sa lang. Hindi, kalimutan mo na yun. Wala yun. Gusto mo mamasyal tayo para, you know, bago ng environment to cheer you up. Talaga? Yeah. Mamasyal tayo? Yeah. Sige. Hali na. Baka nagugutom ka na. Saan mo gustong kumain? Ako pipili ng lugar? Ikaw ang tinatanong ko eh. Sige. Doon lang tayo sa kinakainan namin ng barkada namin. Favorite hangout namin. Ako, ang sarap-sarap ng pagkain doon. Pwede ba ako nalang mamili? Kasi may alam akong lugar na tahimik. Hindi ka ba tinag-graduation? Oh, man. Katalis ka!
Kasi nag-abroad ako eh. Nag-abroad ako. Talaga? Oo, kayo. Kamusta na kayo? Nagkabalita ako. Nag-asawa ka na daw. Oo, nag-asawa na ako. Talaga? Uy, ikaw ah. Sino na pang-asawa mo? Oo nga naman. Sino pang-asawa mo? Dali. Ay, sir. Good afternoon ho. Pasensya na ho kayo. Ngayon lang ho kasi kami nagkita-kita eh. Ito kasi si Pinky eh. Hindi pinapakilala tito niya. Ah, good afternoon ho. Excuse me mga iha. Ilalagay ko lang sa sasakyan to. Ay, ano? Ano? May trabaho na ba kayo? Wala pa eh. Sino nga pala yung pangasawa mo? Gwapo ba siya? Oo nga, ikaw talaga. Yayain mo naman kami sa bahay niyo. Makilala namin asawa mo, no? Isa ba siya sa mga klase natin? Oo, ano? Pinky! Pinky! Luwas ka nga dito! Hoy, tanda! Ang kapal-kapal mo, ha! Luwas ka nga dito! Pinky! Ano ka ba? Bubulabog ka! Ano problema mo? Huwag ka na kalasing ka eh! Gusto kong makausap ko si Pinky. Ngayon din! Pinky! Lumabas ka! Pinky! Niloko mo ako. Mahal na mahal kita. I love you. Pero bakit nagawa mo to sa akin? Pinky, ano ka ba? Hindi naman kita niloko eh. Hindi naman kita boyfriend, kaya pwede pa umuwi ka na nakakaya sa mga kapitbahay. Nakakaya? Mas nakakaya nga kayo ni Alan eh. Pwede ba ha? Nakakainis ka na. Pinky, please. Wala akong dapat explain sa'yo dahil wala naman tayong commitment. Saka ikaw, wala kang karapatamang husga ng tao ha. Pwede mo umuwi ka na? Ano nagawa mo rito? Mahanap ko po si Pinky. Nandun po sila sa loob. Umuwi ka na. Sige na. Even supposed to do this. Pero nandito ako, swallowing my pride. We miss you. Nag-aalala kami sa iyo eh. Mula nung umalis ka, para kaming naputulan ng buhay ng mami mo. I'm begging you to come home. Nahihirapan ako sa tuwing nakikita ko nasasaktan kayo. I miss you too. Lagi ko kayo naiisip ni Mami, pero hindi ako pwede umalis dito. Meron ako sariling buhay. Dahil mahal na mahal ko po si Alan. No, you think you love him. Pero trust me, anak. Nagkakamali ka. Dati hindi po ako nagkakamali. Alam ko po kung ano yung nararamdaman ko. Totoo na po ito. Pinky,
huwag mo na akong hintayin magmakaawa pa sa'yo. For the last time, umuwi ka na. Kawawa naman ang mami. Dad, I'm really sorry. Pero hindi mo pwede mangyari yung gusto ninyo. Dad, I'm really sorry. Please to forgive me. Sama. Kaya lang baka ma-bore ka lang doon. Eh, paano mo masasabi na bore ako? Eh, Diyos ko, diba sabi mo sa akin, isang launching to ng project condominium? Oo, isang sales marketing tong cocktails na to. Kaya lang, hindi naman magtatagal eh. Eh, saan yung magagawin yun? Sa isang hotel sa Makati. Eh, sayang. Eh, sana isama mo na lang talaga ako. Para pagkatapos ng cocktails mo, eh, di mag-disco tayong dalawa, diba? Pinky, alam mo namang ayaw ko mag-disco. Magulo ron, mausok, maraming tao. O sige, kung ayaw mo mag-disco, edi pumunta lang tayo dun sa lobby, makinig tayo ng mga banda doon, magagaling naman yung mga yun, diba? Pinky, pag sinabi kong ayaw ko, ayaw ko! Intindihan mo? It means no! Eh bakit masungit mo? Hindi naman ako masungit eh. Makulit ka eh! Eh, bakit ba ako makulit? Ano bang ginawa ko? Gusto ko naman magsama tayong dalawa eh. Masama na ba yun? Wala naman ako sinabi masama eh. Ang point ko lang is, lahat ng bagay nasa lugar. Ha? Nasa Tabahan lugar? Tabahan mo pupuntahan ko eh. Nasa lugar? Eh, ikaw nga, niiyaya kita manood ng sine. Ayaw mo. Niiyaya kita mag-disco. Ayaw mo. Niiyaya kita mag-shopping. Ayaw mo. Eh, ano ba talaga ang gusto mo? Okay. Pinky, ayoko na magtalo tayo. That's it. Look. Gusto ko lang namang malaman kung ano ba talagang type mong gawin. Eh baka naman gusto mo mag-gansilo na tayo habang nakikinig tayo ng mga knocking call mo! Pinky. Pinky! Huwag mo susubukan ng pasensya ko, ha? Paano naman kasi, hindi mo ako iniintindi? Diyos ko naman, lahat na nga ginagawa ko para mag-work to. Ikaw naman, ayaw mo mag-cooperate! Naghahanap na nga ako ng common interest natin, pero ano, wala pa rin, wala ka pa rin ginagawa. Naghahanap na nga ako lahat, ginagawa ko na para nga mag-enjoy tayo. Para nga yung mga activities, mag-share tayo ng kahit anuman. Diyos ko naman, lahat ng gusto ko, ayaw mo. Lahat naman ng gusto mo, ayaw mong sabihin sa akin. Abay, paano tayo magkakaintindihan yan? Diyos ko naman, anong gusto mo, magmukmuk na lang tayo doon, araw-araw? Alam ko mahirap ang adjustment period. Kailangan nga natin magtulungan eh. Kailangan natin trabuhuhin to. Hindi lang ako, kundi tayong dalawa. Kung naiinis ka sa akin, ipakita mo. Kung nagagalit ka sa akin, sabihin mo lang sa akin. You just have to tell me, okay? Mag-iisang buwan na ako dito. Mag-iisang buwan ko na rin sinasabi sa'yo, pinipilit yung mga gusto ko. Pero ano nangyayari? Wala! Bakit ba nagkakaganon? Kumusta ka na? Napadalaw ka. May problema ka ba? Wala.
Nami-miss ko lang po kayo. Ganun pa rin po ba sa akin si dati? Hindi siya galit. Masyado lang siyang nasaktan. Pinky, kahit hindi ako sang-ayon sa ginawa mo, kahit masakit ang nangyari, anak pa rin kita. Walang makapagbabago dyan. Kaya, pwede mong sabihin sa akin kung ano ang nararamdaman mo. Hinanap na po ako. Bakit? Sinasaktan ka ba ni Alan? Alan treats me very well. Mahal po niya ako. Ganit din po ako, mahal ko rin po siya. Akala ko pagmamahal po kayo, kaya niyo na po harapin ang lahat. Pero hindi pala ganun yun. Pinky, kung ako lang masusunod, I would love you to come home to us. Pero ang ultimate decision, dapat sa'yo mang galing. Mahirap kasi eh. Bukod sa diferensya ng edad ninyo, mahina pa ang foundation ninyo. Masyadong mabilis lahat ng nangyari. Lalo ka na. Hindi ka pa matatag. Para kang bumangga sa hampas ng alon. Gusto mo mang banggain? Imposible. Nasa'yo lang, anak, ang sagot kung saang direksyon gustong pumunta. Kung lalaban ka o hindi. Ano man ang gusto mo? Basta tabi mo. I really didn't mean to hurt you, no man. Eh. It's okay. But I'm sorry. Mahalaga. Mahalaga yung home now. Bumalik na ang anak ko. Natin sa failure. Patawarin mo ako sa mga kahinaan ko. Alan, I'm sorry kung hindi ko na panindigan yung mga desisyon ko. Naging mahina ako.
ko kayang pagpasensyahan ang pagkakaiba natin. Pero sa kabila ng lahat ng pagkukulang ko sa'yo, maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko sa'yo, mahal na mahal kita? Naniniwala ako sa'yo, Pinky. Pero walang may kasalanan. Hindi dapat tayo magsisihan. We tried our best. Pero hindi ito isang fairy tale, isang romance novel na masaya nag-iibigan. Hindi tayo nagkulang ng pagmamahal. Alam natin yun. Kaya lang, siguro hindi lang tama ang pagkakataon o ang panahon. Malimit yung sabi ko sa'yo. Ang mahalaga sa akin ay kung saan ka masaya. At ayoko nahihirapan ka. Nang mahalin kita, doon ako maligay. Pero hindi ganun kadali yun. Tama ka. Nang minahal kita, hindi naging ganun kadali. Akala ko, pag nagmahal ka ng isang tao, sapat na yun. Pero alam, lagi mong tatandaan. Minahal kita sa lahat ng paraang makakaya ko. At kung mabuhay pa ako ng paulit-ulit, kung wala kang pipiliin kung mamahalin ko. Ganun din ako, Sir Pinky. Sa lahat ng pagkakataon na pinagsamahan natin, na kung saan tayo masaya, yun ang pinakamasayang bahagi ng aking buhay. Papasalamat din ako. At kahit sa mikling panahon, kasama tayo. Sayang na. Matatapos na ganito. This, that woman, you really mean more to me.
someone else would come. I wish it would be someone who will love you more and will take care of you much more than I can do. Dreams are there for us. Dreams sometimes end. Don't ever think that I am just a dream. Thank you.